guys, andito tayo ngayon sa Alcala, Pangasinan. So andito tayo ngayon sa farm ng tita ko, mga lakatan ng mga saging. So ayan. Ayan. So ayan, itutour ko kayo. Tutour ko kayo dito sa farm nila. Ayan. Siyempre makakausap natin dito si Kuya Jun. Anong Jun Divera. So sila yung nag-handle ng mga saging dito. Sila na rin nag-strategy ng market nila. So kakausapin natin si Manong Jun. Ayan. So andun siya ngayon sa mga malalaking mga saging. So kung makikita nyo naman, makikita nyo yung mga saging nila. So nakabalot na sila. So yung mga yan is ready na for harvest. So ayan. Halin na po sila, nakabalot. Ito po. Wow. Ano ba 'to? Handa pa ito. 100. So papakilala ko kayo kay Manong Jun Divera. So si Manong Jun Divera, kamag-anak po namin. So Manong Jun, mga ilang years na po kayo nag-handle ng mga ano dito, ng sagingan? Year 2018. Mga ilang hektarya itong sagingan niya, Manong Jun? 4 hectares. Oh, grabe. So lahat yun nakatan. Oo. Oh. Hello. Nakatutulog. Kain ko dito. Pampa lang yan pang September. Puso. So, 600 kanya. Plus 600. So bago siya maging saging, yan yung puso niya. Ganyan siya kalaki. Local siblings, seedlings lang ba or imported? Nagkaputi Quezon da kita. Quezon. Oh. Quezon province. Quezon province. Na. Nagpagod. Ano? Kapagod. Nakakapagod. Smile ka nga. So ayan guys, medyo malayo pa. Dahil 4 hectares yung lalakarin natin. Sobrang dami ng saging dito. So, mag-start ako ng business mga guys. So legit ito. Kung sino man po yung gustong mag-order sa mga nakakakilala sa amin, so i-start namin yung saging lakatan. Chat lang kayo. Bali, ipopost ko na lang sa FB. Ipopost ko na lang sa FB yung mga product namin na mga ano, lakatan na saging. Then yung prices nila. So ayan. Grabe. Grabe yung business, ang laki. Grabe yung area, ang laki. Sobrang dami ng ano sa akin. So yan, mga guys, ready for harvest na po yan. So tingnan nyo naman kung gaano ka siya kalalaki. Pang-export na mga klase ng saging. So yan. Ati harvest natin. July 27. Ang harvest niya to. Bali, pag sa no puso ti saging manong dyan.
No, aga po di MP po sa saging. Manong months pa bago ang balin na kasi 3 months. 3 months bago magang. Mga guys, 3 months siya bago maging ano. Maging full grown na siya na saging. Ayun. Grabe, ang dami. First class. May plan kayong mag-import, mag-export ng mga saging manong dyan? Or meron na kayong transaction ng export papuntang ibang bansa? Ay, wala pa. Wala pa. So local pa lang yung mga ano niyo, mga buyers niyo. Sik na po. Kuan para to. September pa ay August. So yung nakikita niyo yung ano dito, ribbon. Ito yung palatandaan nila kung kailan siya pwedeng ma-harvest. Ayun. Tara na, tara na. Yeah. Hello guys. Hey guys. Hey guys. Sabi ko, puso pa lang yan. So, after 3 months yan, magiging full grown na siya na lakatan na saging. So, ayan guys. So, sobrang laki ng farm na nilamanang dun. So, grabe, 4 hectares. Pabalik na kami guys, doon pa kami, andun yung farm house nila maalong din. So yan. So ito naman na mga saging, ibang klase rin na masaging to. So yung mga tinatawag nilang saging saba. Yan. So yung normal ito, yung mga pinapakulo, mga piniprito sa, ginagamit sa toron. So yan, kung gusto rin nyo rin mag-order ng mga ganyan guys, meron dito. So, bababa lang siya dito, direct supplier tayo dito. Next video guys, marami silang mga halaman dito na iba-iba. May farm sila guys. So yan guys, ito rin yung dalawang ano, aspiring mga maliliit na vloggers yan. Si Ethan tsaka si Kyle. O, si Kyle, anong masasabi niyo sa mga saging? Ganda. Anong masasabi niyo sa mga saging? Maganda, tapos malalaki yan buka. Tapos pwede pa kain. Ayan guys, andun. So, minarak ko muna yung sasakyan ko doon sa mga. Ayan guys, so ayun, so plano ko na mag-business ng saging lakatan tsaka yung mga saging saba.
So sa mga gusto, mga nasa kawork namin na gustong mag-order direct, so mas mura dito kaysa sa mga binibilhan nyo, kasi direct supplier po tayo. So yan, 4 hectares 4 hectares na saging Lakatan at saging Saba. Ayan, papost ka na lang po magkano yung price. Kuwan na yan. Normally, hindi pa siya hinog pag binigay namin. Then, mga after 1 day or 2 days, mahihinog na siya agad. Ayan. Tsaka sigurado matamis at pang-export. Ayan. Ayan, guys. Hanggang doon. 4 hectares yan, guys. Madami siya yung mice dyan, tapos 5 arms sila. Ay, tutubi sila dyan, mapupunta guys. Tube? Oo, tutubi. Kami, ano, cattle sila. Ay, naka-open na yung mga yun. Naka-open. Hello. 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 Like nyo ako sa ating to. Marami na akong followers. Ay, ipalag mo nga yung manok namin. Pagenta mo. Mga Orpington. Orpington. Orpington, Brahma. Brahma. Rhode Island, R.I. Ayan, mga kakayamang ayan. So okay, nandito tayo sa farmhouse ni Tita Julie. So siya po yung mayari, kamag-anak po namin dito sa Alcala, Pangasinan. Ayan. Ayan po. Ayan po si Tita Julie. Hello, ay picture mo na. So Tita, mga ilang years na po kayo nag-operate ng 4 hectares na farm? Since pandemic lang po. Since pandemic. Kailan lang pandemic? Noong March 2019. Kailan? 2018 na. Hindi naman siya ganun kahirap i-manage. Hindi. Ang Lakatan kasi, kailangan mo talaga para siyang baby. Unlike sa mga ibang saging na Latundan, Saba, yun, madali na mga yun dahil pwedeng self-supporting mga yun. Ang mga Lakatan, hindi. Masyado siya magastos. Magastos. Kaya mamahal nga siya. Dahil magastos talaga siya. Kung pinabayaan mo mga yan, anuhin yan ng mga sakit. Nagkaroon siya ng sakit, hindi ka bibigyan ng bunga na maganda. Bibigyan ka lang ng mga parang sinunod pa. Mga normally, mga 3 months yung puso ng saging maging para maging full grown. So every 3 months nag-harvest po kayo ng ilang tons? May 1 tons po ba? Ay, pag ano dun sa mga bagong pag start na niya na mag-harvest, halimbawa 3 months. May mga schedule, may coding ako, kaya pag nakita mo ang mga 'yan, lalo na dun sa bagong, nakikita mo meron siyang mga coding na Yellow, blue, green, yun yung mga coding kung kailan ang harvesting. Kaya si Kevin, meron siyang Excel na pinapasok niya doon. So malalaman ko yung schedule. Kung halimbawa ng August, may nakalagay doon na green ang coding noon. Tapos nakalagay doon ng schedule na every week, 30 na bunches yung puno. Parang itong August namin meron kami 50 na na for harvest. So kung 50 at 15 kilos ang isang bunch, parang average yun. So more or less nasa magkano ka? 15 times 40, 600. So meron kami 600 kilos by August. So September, kung nandun sa record na nasa 1,000 ang ng September, so 1,000 times 15 kilos, so meron kang 1.5 na binitignan. 1.5 million. 1.5 kilos. Within September.
So, paano yan? Depende kung ilan yung, kasi nga hindi sila sabay-sabay na lumaki. Kung sana yung 3,000 sabay-sabay na lumaki, sabay-sabay na harvest yan. Then, 3,000 times 15 kilos. So, more or less, nasa 45,000 kilos ka for 45 tons. Grabe, guys. So, kaya lang, hindi nga sila sabay-sabay, scheduling sila dahil sa hindi sabay-sabay lumaki dahil medyo mainit, nagkaroon ng problema. So, gumansot yung iba, pero humahabol pa rin naman. Kaya yun, schedule lang, ano. So, by September, meron kang isang libo. Tapos, next na naman, meron kang 2,000. Bali, hindi siguro, parang, kasi 3,000 ano lang yan, 3,000 na puno. Pwede, 3,000 na puno. Ito kasi, mga luma na mga luma. Meron kami, nag-start muna kami ng 800 na puno bago kami nagmaramihan o nagmas na ano, nagmas production. So ito yung mga una namin. So ito na yung mga anak ng mga mother. So yung mga yan, anak na yan ng mga apo-apo na yan. Apo na. Galing dun sa mga naunang harvest niya. Oo, sa mga nauna namin natanim. Yun yung 2018 na October yata na itanim 2018. Kaya buhay pa rin sila. So guys, aside dun sa mga saging na nandito sa farm nila tita, meron din silang mga chicken na for sale. Imported po ba yung mga yun? Mga hybrid. Hybrid. Meron kaming Orpington. Orpington. RI, Rhode Island. Pwede po bang makita po yan? Oo. Tara, tingnan natin mga guys. Mga po, marami kaming Peking duck. Peking duck. So may Peking duck din dito mga guys. Ayan. Mga sample. Mga rabbit. Ayan. So yan mga guys. So ayan yung mga Peking duck nila po. Itong mga to po mga ilang months na po yan. Ay, iba-iba. Ilang months na ba mga to, Marcel? Mabisado mo kung ilang iba-iba mga yan kasi hindi pare-pareha. Ay, doon kayo sa labas para makita. Ang dami mga guys, oh. Dami, guys. Dami. 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 Kukuha na lang ng ano dyan, oh. Manok. Oh. Ano to? Iba-iba. So, meron din siyang, mayroon din yung Brahma Chicken si tita. Ah, dito sa loob naman yun. Ito naman yung mga for sale din naman dito sa loob. So, may mga rabbit din sila dito. Ayan. Ano pong na ano pong normally yung mga lahi ng mga to? Imported po ba siya? Hybrid din. Hybrid din siya. Mga New Zealand. Tapos, hindi ko nakabisado yung mga iba. Yan. Nag-weigh yan ng mga 3 kilos. 2 to 3 kilos. 2 to 3 kilos. Kita. Yan, tignan natin yan. So, andito si ate. Ano pang alam mo? Marcel. Ma'am Marcel. So, si Ma'am Marcel po. Si California yan, ano? Opo. Si Cali yan. Blue eyes. Ay, anak na yan, ano? Sa mga anak. Ito na lang siya. Nanay. Yan si Cali. Anak na niya yan. Ito may anak, o. Tatlong anak. Yun naman, mga bata rin, limang anak din. So, itong mga rabbit niyo po, mga ilang months yung ano po, selling? 4 months. 4 months bago niyo isell? So, yan guys, dito sa farm nila tita, mayroon din tayo mga... Bali, 600 ang ano namin. 600. Mga 4 months namin. 4 months. So, yung mga 4 months is 600 pesos. So, 600 pesos nyo guys. New Zealand yung ano nila? New Zealand and ano pa? New Zealand tsaka California. So ayan mga guys yung mga sample. So kung sino man po yung mga gustong mag-alaga ng ano, so pwede na nilang i-release within mga 4 months sila na sa 600 pesos. So, ayan guys. So, ayan.
So, ito masyadong malaking ano yan, ito, silky. Ito guys, malaki to. Ano lang ang pangalan niyan? Sobrang laki. ito yung hindi siya normal na size. Ayun. Ano lang ang pinakamalaki oh. Halos kasing laki na siya ng kulungan niya. Ano yan? Ano ba tayo? Doon yung mga decorative. Oh, yung mga mabalahibo. Pero nililitsin yan every December. Ay, ganda yung breakfast. Talaga siya. Natagpulong siya. So ayan mga guys, oh. Oh. So sa mga gusto mag-alaga ng peking duck, ayan, oh, yung meat sila. Ang dami oh, chicken. Dito sa farm nila tita. So ang pangalan pala ng farm nila tita is Lakatan Farm. Nandito sa location ng Alcala po sa may Pangasinan. So ayan. So ngayon guys, pupunta rin tayo dito sa may mga Brahma chicken nila tita. Ayan. Ayan guys, makikita nyo, ang malaki ng mga Brahma chicken nila. So, ang Brahma namin ay isa pa lang, karamihan RI sa Orpington. Orpington. Oh, dito sa Orpington. Ay, sarap. So ayan pa. Ayan pa yung mga Brahma chicken nila. So Brahma, normally yung mga Brahma chicken na nakikita nyo is kulay white sila, tapos mababalahibo yung paa. Hindi, Chinese silky ang mga puti. So Chinese silky. So Orpington yung lahi ng mga colored na ano Brahma. Yung ayun. Brahma, yung may balahibo dito siya. So ayan guys, yung Brahma na normally makikita natin is kulay white. So ito medyo brownish na may balahibo yung paa. Iba-iba so, rin kasi sila. Ay, yung mga Brahma. Yung mga puti, Chinese silky yan, yung black meat. Black meat. Chinese chicken. Oh. Ayan guys, may Chinese chicken din po sila dito. So, normally magkano po yung benta nyo ng mga Brahma chicken dito at ba? Eh, mahal ang Brahma. Nasa 6,000 lang isa, yung ganyan. Magkaiba po ba yung presyo ng ano Brahma na lalaki? Ang pinakamahal, Brahma. Brahma. Natura yung ano, yung RI kasi pwede mong yung mga ganyan malalaki, pwede ng ano, 1,000. 1,000 po yung isang piraso ng ganyan. Hindi ganyan. Ah, hindi. Mahal yan, yan. Ah, yan. Ganyan ba yung 1,000 natin? Yan. So guys, pero ito. 3,000 ang mga yan, Orpington. Okay, so yung guys, yung mga Orpington po nila tita, yung mga ganun na kalalaki, ayan. Yung ganun kalalaki, nasa worth 3,000 na po yan. Ayan, ang mga Orpington so, na mga yan. Orpington. So yung mga yun tita, magkano yung mga yan? 1,000. So yung 1,000 na yun, ano pong lahi niya tila? RI. So RI mo na. So ayan. So yung mga maliliit niya na RI, so mga 800. Yung mga 4 months. Hey, hi. Mag-imit. Yan yung mga babaeng RI. Pero marami, di ba yung nasa labas, maraming RI din doon. Mixed breed. Ito kasi yung para mag-itlog sila na mag-itlog. Kasi nag-i-incubate na kami ng mga itlog lang, hindi na kami para nangungulaktan na lang ng mga itlog. Ng mga itlog. Tapos yung incubator nila. Tapos yung incubator. Tapos binibenta namin. Eh ang ano daw, mahal daw ang ano ba yan? Mahal sa ano? Yung mga itlog na mga RI. RI kasi mga organic kasi ang mga to. Magano sila sa mga damo, tapos may kasaling pigs, gamak, yung pagkain nila. So ayan guys, dito rin yung mga marami, kung sinong, yung mga gustong mag-alaga ng mga Brahma chicken, then mga RI, so nandito sila. So chat lang kayo mga guys sa comment section para kung gusto niyo mag-tour dito sa Pangasinan o sa punta tayo dito, i-subscribe ko.
So ayan. Wow. Guys, yung mga picking duck na yan, so hindi siya live, so 200 siya per kilo. So sa mga interested po, sa comment section na lang po kayo mag-ala. Mga native namin 200 per kilo. Kahit yung mga duck, duck. 200 per kilo. Ayan na yung mga yan, o yung mga pitinda. Ayan guys, ang dami nila. Ayan, ayan. Punta na yung mga pitinda. Magpakain kayo. Parang makita sila. May chance po ba na pagbibinay nila ng live po yan per purpose? Oo naman, per piece kami nagano. Per piece ng ano po, pero per kilo po yung price. Oo, kung ilang kilo siya, then i-times mo lang siya. Kung ayan, 3 kilo, then 600 ang ano. So ayan, magkano po per kilo ng peking duck? 100? 200. So ayan guys, yung mga live na peking duck, so per kilo po siya. So pag ilang kilo yung isang peking duck, times 200 lang po. So ayan guys. Oh, mura ka na namin, 200 lang. Magkano na ngayon ang broiler, di ba? Nasa 210 na yata. Andito pa rin yung mga RI namin na iba. Ganyan na pakain. So ayan po, dito po sa may Alcala, Pangasinan, sa may Lakatan farm, dito po si Tita Julie, yung owner po ng farm na to. So dito po yung father ko, si Daddy Tony de los Santos. So, ayan, sila Tito. Sila Ate Maricel po, siya yung sa in charge doon sa may rabbit. Oh, siya in charge lahat ng pagpapakain. Lahat ng mga pagpapakain, yan. So, thank you very much po. Thank you very much po. So, sa lahat ng mga gusto mag-comment at bumili, so mag-chat lang po sa comment section. So, bye guys. Bye. So, andito ulit tayo sa may harapan ng farm nila Tita. So, ayan yung gate nila. So, andito yung... So, hulaan nyo guys kung ano tong mga fruits na to. Pinapahingi ko to. Ayan, pinapahingi na Tita yan. Basta pumunta kayo dito. Ayan. So, yeah. Ayan guys, oh. So, marami din dito sa mga... Nagpapalantita din si Tita dito. So sa mga gustong mga ano. So ano po tong mga to, Tita? Antorium yan, Wave Antorium. Of Love. Ito for sale, 500 each. 500 each. So 500 each, mga guys, nakapaso na rin siya. Oo. Ayan. So malalaki na siya. Yan, sure na po. Ito. So itong mga malalaki na to, Tita, magkano yan? Nasa 4,000 yan. 4,000 po, mga guys. So antorium po din siya. Antorium din. Antorium, we love din siya. Ito mga antorium, kaya lang, iba lang yung mga variety. Yan ang ano, pinakamaganda na antorium. So yan guys, may antorium siya. So siguro, yan, mga nasa 10,000 na maingit yan. Ano yan, 50K. 50K guys, 50K. Grabe. 50K mga, yan. Wow. Oh, yan, umuulan na mga yun. Yan yung mga mother plant na yun, yung mga malaki. Marami ako mga foliage. Foliage. O, pag dito ka mag-ano, andyan yung mga foliage namin. Oy, ano na? Dito kayo, dito. Dito kayo, dito. Dito kayo. Video kami. Mga dito siya, kung siya.
Ito, wave of love din. Ito, mga 4,000 din. 4,000. Mga yan. Ayan, mga guys. Mga 7,000, 8,000. So, yan guys, mga yan. Yung mga nagpapalantita, yung mga gusto rin sa mga plants dito, mayroon din sila tita dito. So, inquire lang kayo dito sa comment section ko sa YouTube. Then, i-ask natin kay tita kung mayroon silang available na ganun, guys. Sige. O nga, umulan na. Medyo umulan na. Oo, marami pa doon. Hindi mo magamit. Iba-iba.